Hey mga brods, mga brods, isa nga si JP Aram sa mga gusto nang i-trade ng TNT Tropa ang Giga dahil gusto nga nila na isabay na siya dun sa trade package or trading blocks na ito po ni Mikey Williams. So para isahan na nga lang daw mga kabrozel ang TNT, balak na nga daw maganap ng panibagong bigs dito sa kanilang lineup dahil nga ito pong si Aram, minsan nga daw may attitude, minsan tinatamad sa laro, minsan inconsistent mga brods. Hindi naman tayo against kay JP Aram, eh syempre di hamak naman ang magaling at magandang skill set din na Aram. Ang kaso nga lang, parang hindi na nga niya nagugustuhan dito sa TNT Tropang Giga yung body language na ito po ni Aram. Kaya nga sa mga past few seasons ng TNT, parang medyo mahina ito pong ilalim ng TNT Tropang Giga. Hindi ramdam ang isang JP Aram sa mga past few games or past few seasons din nito po ng TNT Tropang Giga. Kaya nga ito pong si Aram mga brods, balak nga daw itong isama dun sa package na in-offer din nila sa SMB with Mikey Williams mga brods, dahil may gusto nga rin ito pong TNT Tropang Giga na gusto kunin doon sa SMB lineup mga brods. Balibalita nga si Tautuwang ang gustong kunin nito pong TNT at balak nga nilang ibalik na rin talaga ito pong si Tautuwa sa kanilang lineup dahil syempre dito nakilala si Tautuwa sa TNT Tropang Giga mga kabrod. So ito pong si Aram, malakas-lakas din naman na player ito, malaki tapos flexible, yung athleticism nga lang medyo questionable pa, pero mapa-opensa at mapa-depensa maaasahan mo ito pong si JP Aram mga brods. Hindi lang din naman talaga tatagal ito ng TNT Tropang Giga nang wala lang dahil syempre isa rin ito sa mga valuable player ng TNT Tropang Giga. May shooting din, maganda rin ang shooting ni Aram. Ang kaso nga lang, hinihintay nga lang ng SMB kung meron pang offer ito pong TNT Tropang Giga or meron pa silang i-a-add dito kay JP Aram mga kabrods, plus ito pong si Mikey Williams dahil ang SMB nga malaking bagay rin kasi sa kanila ito pong si Moto Tua. So medyo mabigat-bigat yun kung ito ay papakawalan nila tapos papalitan ng JP Aram na minsan ay injury prone na rin mga kabrods, unlike kay Tautuwa nga daw na may minsanan lang ding ma-injured yun. So ito nga, para nga lang makuha ng SMB ito pong si Mikey Williams, siguro nga kakagatin nila nang isama na rin ito pong si JP Aram, makuha lang nila si Williams mga brods. And ito pong si JP Aram, malaking bagay rin naman ito kahit papano, kahit ganyan yan mga kabrods. Alam naman natin na may attitude din ito si JP Aram pagdating nga sa mga pisikalan na yan, initan ng ulo. Minsan itong si Aram, ganun nga rin mga brods, medyo mainit nga lang din ang ulo nito. Pero makokontrol yan ang kanyang temper kapag nasa SMB ka na. Diba nga halos lahat din naman ng mga may issue at may attitude sa TNT players or galing TNT Tropang Giga na napunta ng SMB ay bumabait na pagdating sa SMB mga brods. So ito pong si Aram, may improve pa ito. So syempre ikaw ba naman, araw-araw mong kapraktisan si John Marufardo, hindi ka pa ba gagaling nun mga kabrods? Kaya nga itong si Aram ay kahit sinama lang siya sa lineup or sa trade package na gagawin na ito po ng SMB at TNT Tropang Giga na makuha si Mikey Williams sa SMB, ay win-win situation na rin ito kahit papano mga brods. JP Aram, malaking bagay na rin din talaga yan. Hindi rin basta-basta ito sa trade package ng TNT Tropang Giga. At syempre, hindi rin naman ito maiimbita ng Gilas Pilipinas dati nang wala lang, nang hindi siya magaling nun mga kabrods. So ito pong si Aram, ayun nga, possible rin itong maging SMB player. At sa tingin nyo mga kabrods, papayag ba ang SMB dito? Nakapag si JP Aram ay kukunin nila, bibitawan nila si Mo Tautuwa. Kaya komenta mo na po nyo mo dito mga brods at isa. Isay natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Eto na nga, eto pong si Tyrus Hill, ang 6'5 or 6'6 player ng Blackwater Bossing, ang isa nga sa mga may potential na player mga kabrods dito sa atin, sa isa sa mga sophomore man or rookies ng PBA. Kaya ito pong si Tyrus Hill ay isa sa mga napupusuan din neto po ni Coach Tim Cone sa Barangay Nebra San Miguel dahil gusto nga rin nilang mag-add ng isa sa mga wingman nila dahil babawi talagang Hinebra, gusto nilang magpalakas ng lineup. At ang Blackwater Bossing ang isa sa mga pwede nilang makakuha ng player which is kaya nilang pumitas dito mga kabrods, dahil ang Blackwater isa rin naman ito sa mga yun nga farm team ito ng TNT Tropang Giga. So kayang-kaya rin yan ng Barangay Hinebra San Miguel or ng mga SMC
Management or SMC Team. At isa pa dito mga broads, ito pong si Tyrus Hill, nakikita nila dito, ito pong si Chris Ellis. Yes mga broads, ang former Ginebra player na hindi na nga nakabalik. At ito, gusto nga nilang makuha si Tyrus Hill para siya ang magiging Chris Ellis na ng Ginebra. Kayang pumukol ng tres, high flyer mga kabroads, sumasali rin sa mga dunk contest. And yun nga, isa pa dito, parang gusto rin talaga nilang makuha dahil paborito rin ito. Nakaibigan ni Jamie Malonzo, ito pong si Tyrus Hill, kumbaga may connection na sila dito kay Tyrus Hill dahil kaibigan nga ito ni Jamie Malonzo mga bros. At yun nga, nagustuhan din dito ni Coach Tim Tone sa batang ito, yun nga, hustle player din. Ang taas talaga ito Malone, yun nga makikita mo, kayang-kaya niya talagang rumibound mga kabrods ng mga 10 rebounds per game. Ang kaso nga lang, ang kanyang stats this season, halos 5 points per game at 3 rebounds per game. Dahil mga kabrods, ay bangko rin naman siya sa Blackwater Bossing. So sayang ang potential ni Tyrus Hill kung hindi ito nagagamit ng maayos. Kaya ang Ginebra at ito pong si Coach Tim Cohn, gusto nilang kunin ito pong si Tyrus Hill dahil babawi ang Ginebra next season sa All Filipino Cup mga kabrods. Dahil syempre masakit-sakit din naman at nadamdam din nila yung sweep ng SMB last season dito sa Commissioner's Cup 2024. Kaya ito pong si Tyrus Hill, syempre pinaplano nila ito bilang isang additional local din nila doon sa wingman position ng Barangay Ginebra San Miguel para nga madagdagan ang kanilang depensa mga kabrods. Dahil balita nga gusto rin ng Ginebra na i-trade ang isa sa mga kanilang mga wingman na ito pong si Jason David. Kaya nga pwede na lang ma-trade ito dito kay Tyrus Hill, which is yun nga naman, malayo namang high flyer talaga si Tyrus Hill kaysa kay Jason David. Kaya nga mga broads, pwede ito mga broads ha, mapa-depensa, mapa-opensa, mapa-fast break, maasahan mo si Tyrus Hill. And yun nga, kung makikita nyo sa mga highlights niya, talaga makikita mo na interesting na player talaga ito mga kabroads. Kumbaga pag ito ang naglaro, may showtime talaga dahil ang taas tungalon na ito po ni Tyrus Hill talagang mapapa. Kamot ulo na lang yung kanilang kalaban dahil nga sa taas ng talon ni Tyrus Hill kapag rumibound and kapag dumakdak. So ala Chris Ellis talaga ang laruan na ito mga kabrods. Pero mas malaking Chris Ellis nga lang dahil si Chris Ellis nasa 6'2 or 6'3 lang naman. Pero ito pong si Tyrus Hill nasa 6'5 or 6'6 ang height neto. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba ito pong si Tyrus Hill babagay ba sa sistema ni Coach Tim Cohn? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is our Rated Dilation lang. I'm out.